Kung may money flower bouquet, aba mga kapuso, sweet delicacy ang ipapatikim namin sa inyo ngayong umaga. Yan ang bouquet na kinahiligang gawin ni Miss Vanessa Gabaza. Masantos sa Kabusan Van, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning po, Sir CJ, at sa lahat po ng mga kapusong nanonood po ngayong umaga. Kung ngiti mo pa lang, kitang-kita na ang tamis ng umaga. Describe mo naman ang mornings ng Bulacan Van. Maganda po at maaliwalas po yung morning namin ngayon dito sa Bulacan. At masaya po ako, salamat po at naimbitahan niyo po ako ngayon dito sa Mornings with GMA Regional TV. O sige, pag-usapan na natin kung paano mo ginagawa ang tinatawag na bouquet. Ano ba yung special dito, Van? Ang bouquet po kasi ay pinagsamang bouquet at cupcakes po. So, special po siya dahil unique po. May edible flowers ka na, plus may cupcakes pa po kayong pagsasaluhan ng mga loved ones mo. Dahil nga po, all edible siya. And perfect din po siyang panregalo ngayong Valentine's Day po. Tama. Pero, Van, paano ka nagsimulang gumawa ng bouquet? At nasa magkano ang naging puhunan mo rito? Nagsimula po kasi akong magka-interest sa flower piping, yung po yung way kung paano po mag-design ng bouquet. Around mga 2016, pero naisipan ko pa ko lang po siyang gawin na bouquet siya, parang flower bouquet po siyang nung August 2020 sa halagang 1,000 pesos po. Okay. Itong bouquet ba ay sarili mong disenyo ito? Ano po, yung po mga flowers po na dinedesign ko, customized po siya based po sa request po ng customer. So kung gusto po nila ng color na red or pink, so yun po yung gagawin ko. Tsaka kung may request po sila na flowers, hanggat kaya pong ipipe, yun po yung ginagawa ko po para mas masaya po sila tsaka yung pagre-regaluhan po nila. Bukod sa bouquets, may iba ka pa bang ginagawa, Vanessa, na patok sa iyong mga customer? Opo, sir. Bukod po sa bouquets, gumagawa rin po ako ng floral cakes. So, kung saan yung hand-piped flowers din po yung design ng cake. So, hindi po siya yung artificial flowers, ganyan. So, manual ko rin po siyang pinapipe para maging design po nung cake. At saka gumagawa rin po ako ng box bouquet po kung tawagin ko po. Mini cake po siya, nasa loob po siya ng box. Tapos may handpipe flowers din po na design. So mostly po puro florals po yung mga ginagawa ko po. Okay, pwede mo bang ituro sa amin kung paano mo ito ginagawa, Van? Opo, sure po sir. Good morning mga kapuso! Ako po si Vanessa Gabaza at ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bouquet. Una po ay ihanda natin ang mga cupcakes na gagamitin natin. Next po is i-ready na rin po natin ang cream na gagamitin natin para sa flower piping. And third, ihanda po natin ang ating mga flower piping tools gaya po ng piping bag at ng mga piping tips. And lastly, nakailangan po natin yung cups na binalot po natin ng bouquet wrapper. Dito po natin ilalagay yung mga na-decorate na natin na cup. Pwede po tayong mag-pipe ng diretso sa cupcake gaya po nito. Pwede rin pong ipipe muna sa flower nail at ilipat na lang sa cupcakes later. Tapos na po nating i-decorate ang mga cupcakes. Ngayon naman po ay i-arrange na po natin sila dito po sa ating cup. At ito na po ang ating finished bouquet. Happy Valentine's Day po mga kapuso! Thank you po! Naku, nakakatakam naman, Van! So, sa paanong paraan mo pa hinahasa ang talento mo sa paggawa nito?
palagi po akong nagpa-practice sa pagpipe po ng flowers. Kasi sa umpisa po medyo may challenge po talaga siya. Pero ayun, practice lang po, plus nag-a-attend din po ako ng mga trainings noon. Nung nagsisimula pa lang po ako sa floral piping, 5 years ago pa po, ganun. Pero since fascinated po talaga ako sa art of Korean flower piping, nagpa-train din po ako sa isang International Korean Association of Flower Cake Designers para po mas mahasa pa po yung natutunan ko pong skill po. Thank you very much and ingat ka lagi, Van. Thank you so much po, Sir CJ. Ingat din po kayo. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.